Yeah, thank you for sharing that reminder to all of us that God is so great and God is faithful and He will remain faithful even if we are not. Yung ano po, yung analysis natin doon sa rendition, pang-choir siya, no? Kasi kung pang ano siya, pang praise and worship, mataas yung pitch niya, no? Anyway, pang choir or pang special number, pwede, personal worship, yes. Okay, so let's begin by calling Brother Mil to open us in prayer, then to be followed by the assignment we have given before to Sister Jo to share about the Petra. Then kung may speak si Brother Ramil, after that Quiz he lang po, can Pastor. a quiz lang. Okay, no problem. And then we will proceed with the quiz. No problem. Let's go now to Sister Fred to share on screen. Okay po, yan po ang Petra. Yan ang kanyang facade. Asat. Facade, kanyang harapan. Okay. Petra. Okay po. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng Petra? Next slide, okay? In Hebrew, ang ibig sabihin po niyan, rock, cliff, ledge, or projecting rock, or rocky ground. Sa Greek word, Petros, meaning rock. Sa Arabic, Albatra. In the old, in the Bible, you will read Sela as the capital city of Edom sa So 2 Kings. Ito po hindi yung tayo yan. Hindi hindi, tayo yan. Sela. Sila yan, sila. Sela. Okay. Now po, ang tawag sa kanya is Petra. Kaya pag magbabasa tayo ng Bible, pag sinabing Sela, yun na yun. Si Petra. Next slide, Pet. Tapos, ano yan? Located 50 miles south of the Dead Sea and 170 southwest of modern Amman, Jordan. Pero it is still within the area of Jordan. So ibig sabihin talagang when the Israelites having associated Petra with the high places to offer, it is really within the vicinity of the Yes. God-given land. Correct. Kaya nandun sila. Kaya, Okay. mahiya sila. Ito, bigay ni Lord to. Next slide. Sabi niya, what is the significance of Petra in the Bible? Ako, maski ako nagulat dito, hindi ko alam. Ayan na, si Pepot, hindi ko na mabasa. Hi, Okay, it is... sorry. It was part of the route that Moses took on his Exodus journey. Ito po yung talagang dadaanan nila, papunta kung saan, paglabas nila sa Egypt. Tapos, it is also the land of the Edomites, descendants ni Esau. Kilala niyo si Esau, di ba? Yung kulay red na anak ni, ano, ay kapatid ni Jacob. So mga Tapos, magpipinsan sila. kapatid, di ba, Pastor, Esau tsaka si I mean, Jacob. ang Tapos, descendants ang descendant, opo. Ngayon, ito, nagsimula yung away nilang yan nung hindi sila pinayagan ng mga Edomites na mag-pass through sa ano sa kanilang lugar. Yan yung refusal. Kahit na nagpakumbaba, humbly asking, sabi nga ni Moses, nagpakumbaba siya kung pwede silang mag-pass through at nangako sila na hindi nila gagalawin. Ano, hindi sila pinayagan. Okay? Tapos si sa kung mababasa niyo sa 2 Kings, si King Amasiya nakipag-away siya sa Edom at siya yung nagdito control of Petra and rename it Joktil. Kaya sa 2 Kings ang pangalan ngayon ng Petra is Joktil. That is Ngayon Sela. oo, dati Sela, ngayon Joktil na. Tapos sa Jeremiah 49:16 to 18, nagkaroon na ng prophecy. Sabi, basahin ko na lang, thy terribleness hath deceived thee and the pride of thy heart, O thou that dwellest in the clefts of the rock. Kasi nga, itong, ano to, pag makikita nyo itong Petram to, talagang maganda yung, kumbaga sa, in the words of military, tagong-tago siya. Hindi siya talaga maano. Dahil yung kanilang mga structure, ito talagang inukit by hand sa ano, sa mga rock, sa mga bato.
Tapos sabi niya ganyan, thou the shouldest make thyness as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord. Talagang galit na si Lord. Also Edom shall be a desolation, everyone that goeth by it shall be astonished and shall hiss at the plagues thereof. As in the overthrow, tignan niyo, kinumpir siya sa Sodom and Gomorrah. As in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, said the Lord, no man shall abide there, neither shall a son of man dwell in it. Ang sinabi ni Lord, walang titira diyan, walang mabubuhay na ano, kumbaga sa ano, magiging desolation siya. So sabi niya, kahit na And true to this day, until now, Pastor, yeah, true to this day, walang talaga nakatira. Although Petra seems secure through its fortress, today its ruins lies uninhabited, a fulfillment of talagang walang tira. Kumbaga sa ano, magandang ano yan, di ba? Magandang tourist spot. Tapos ito Yes. rin po yung, it is also the spot where Moses struck a rock with his staff and water came forth. Ito po yung ano, yung inutusan si Lord na si Moses na struck mo yung rock. Ito rin po yun sa Petra. Tapos dito rin si Aaron binurol sa ang tawag nga nila Mount Hor or Jabal Harun or Mount Aaron. Kung makikita, kung ano nyo kasi ang Petra, hindi lang siya isang structure. Marami siyang structure. Ang ano nyo, next slide, Peps. Ang ano kasi, ayan, it is located in the rugged desert of southwestern Jordan. So it is in Jordan. So ang Jordan pala ang mga ano, mga Edomites. It is a myriad of temples, tombs, and caves. Kung baga sa ano, itong Petra kasi, marami siyang structure sa loob. Na meron silang monastery para sa mga, or tomb, yung mga manday. Meron silang treasury. Yun yung mga kanilang mga nakalumbat na mga kayamanan doon nila tinatago. Marami silang ano. It is an endangered. Kaya kung pupunta kayo doon, it is a risk of extinction, travel destination. It is rock carved ancient city. Well, kung baga sa ano, talagang, ano to eh, during the olden times, talagang maganda tong business center nito. Very, ano sila, very progressive. Kasi nga, maganda yung kanilang lugar, secured sa mga kalaban. Tapos yung Nabatean, yun yung mga, ang tawag niya sa mga Arab people during that time sa ano, sila yung naka, ano ng, Petra, an important trade route, this become a very wealthy city with trade and cultural center in ancient world. Nomadic merchants carried textiles, incense, spice, etc. for business. A once great metropolis and trading center. So dito makikita natin talagang striving talaga sila. Pero ang problema, only 15% of Petra is uncovered. Yung 85% is still underground. Di ba nung sa ano? Sa lugar yon sa Kish, meron silang underground city. Kung baga sa ano, pag nagbakbakan, doon sila sa doon sa ano, doon sa city sa Iran, at sa Kish, meron silang city doon na may shops, may bahay para kung ano. Okay, so ito 15 ano pala 85% still underground. Ibig sabihin talagang ano, sa ilalim ng lupa. Ang tawag nga nila is sa Petra is a lost city. Ininvade sila ng Romans, tapos despite all the earthquakes and ano, in 1812, yung Swiss explorer na si Johann Ludwig, siya yung naka-discover ng Petra, kaya na naipakita sa buong mundo. Yung treasury na sinasabi ko dito is actually a mausoleum. Di ba yung mausoleum sa atin, yung mga lagay ng patay? Pero Nabateans originally built it as a mausoleum and crypt. Yung ano, di ba? Pag sabing crypt, yung kabaong. Yung Indiana Jones and the Last Crusade, they filmed the scenes in front of the treasury at saka yung Star Wars. Doon din nila kinuha. Yeah, you are right. Ano yan? Ginawang ano yan? Venue for film. Yes. Sa ano lang, sa harapan lang, Pastor. Kasi hindi sila ano. Tapos yung main entrance of to Petra is through the sick. Ano ba yung sick? It is a narrow crevice. Di ba pag yung sinasabi ko nga kanina, kaya very ideal sa kanila sa mga military, sa mga ano, wala silang masyado kaway. Kasi bago ka makapasok sa city nila, marami kang dadaanan na crevice o yung parang, parang ano, alam mo yung puzzle, papasok ka sa loob na yung nag-uumpugang mga malalaking bato na mountain, yun ang dadaanan mo na masyadong maliit.
So ano, perfect yun sa ano. Tapos ano to, in 1985 it was Name reclaimed as World World Heritage Site. Heritage. Okay. Ang tapos na yan, Pep, diba? Apo, tapos na po. Okay. Ang pinaka-cardinal sin daw ng mga Edomites o yung mga descendants ni Esau is that unang-una, they are godless. Wala silang Panginoon. They are sinful in all its ways. Kung baga, ano, talagang talamak sila. Sabi nga ni Pastor kanina, they prostituted. Kasi ang pride nila manifested in talagang, ewan ko kung bakit galit na galit sila sa Israelita. Na nung dumating ang mga Babylonian, habang ang ginawa ng mga Edomites, habang nagtatakbuhan ng mga Judeans at mga Israelitas para takasan ng ano, ang kalaban, sila yung nag-aantay dun sa crossroads. Sila yung nag-aantay para patayin sila at kunin sila at silipulin sila at ibigay sa kaaway. Tapos ang pangano pa, sila pa yung isa sa mga namuno na ano to na pagnakawan ng mga treasury or wealth ang mga Israelita. Tapos ang masakit pa nito, kapag alam nila na katulad yun, nagapi ang mga Israelita ng mga Babylonians, sila yung ano, sila yung masayang masaya sa nangyayari na ano. Kaya pag binasa natin yung Obadiah verse 10 to 14, dito na binigay ni Lord kay Prophet Obadiah kung ano yung kanyang pronouncement. Sabi niya nga, Edomites, ha, o on judgment niya, Edomites stood aloof from the Israelites when their enemy came upon and carried off their wealth. They stood back and offered no help. Talagang wala silang ano. Tapos, pangalawa, they supported the action of the enemies of Israelites. Kumbaga sa ano, talagang wala silang ano. The people of Edom looked down or despised Israel. Yung sobrang galit nila sa, hindi ko nga alam, baka ito yung kay Esau na talagang tapo. Pero they were prosperous naman, di ba, Pastor? Tapos, they rejoiced in the sufferings of Israelites and the destruction of Israel by their enemies gave joy to the people of Israel. Tapos, yung they say, kinuha nila the wealth of the Israelites and took that opportunity to make themselves rich. Ito siguro yung sinasabi na in a way, pinostitute talaga. Binenta nila yung sarili nilang ano, pamilya. Ito yung ano, ito yung mga kasalanan ng Edomites na hindi pinatawad ng Panginoon. Kaya yung bukod kay Jeremiah, nagbigay din siya ng ano, ng warning through the prophet Obadiah. So yan si Petra. Kaya pag nababasa natin si Sela o si Joktil, isa lang yon sa nasa Jordan ngayon. Kaya kung pupunta kayo doon, malamang sa malamang hindi na ano na siya kasi risk of distinction na siya eh. Extinction pala, Tension. extinction. Mawawala na siya. 15% lang yung nakikita, maybe because Correct. of the continuous change in the landscape by way of the desert dunes, or Oo. talagang masisira siya because na marupok na yung ano niya, yung foundation. Oo. But taking into consideration na gawa man siya sa stone, Mm-mm. maybe they are going to do something also para ma-preserve. And it was Nagulat ako, Pastor. considered World Di ba, Pastor? Heritage. Opo. Di ba, Pastor, si Isaw, ang tawag sa kanya, red hair, di ba? Nuno ba siya, pula? Kung makikita mo itong ano to, Petra to, they were painted Red din. ano, with red, di ba? Red din. Talagang pinanindigan nila yung ano ni ano. So, Would also signify the founding person that founded correct. the Edomites. Yes. Tapos Kumain pero siya may ng red beans. may nauna na palang ano, may nauna na pala nagpa-braided ng hair ang kulay red, no? Si ano na si Edom. Ano pala? Eh, Even I pero was actually di ba, Pastor, if you remember, there was a verse na binalaan si Moses ni Lord na wag niyong gagalawin ang mga Edomites. At Tapos some nung point bandang huli, di ba? Naman na parang they are in agreement in itself kasi ng mga relative na sila dito parang they have to Mm-mm. treat. Pero ano kasi in
In reverse kasi ang ginawa ng Yun na nga. yung Edomites. Kaya they have to do something in the form of discipline. Bago si Badrabil pumunta sa ating quiz, just would like to announce nung Saturday, we had two services. One is yung regular service natin. And then the second one is the joint fellowship of all 12 churches, Filipino churches in Alain. And we gathered in a very huge hall na puno yon ng mga Filipino churches, ng mga nag-attend. And after that, we attended also like a dinner as a despedida to the director of Canad. Kasi paalis na siya, mapunta na ng US. And we expressed our thanksgiving that when we applied our application for a worship hall in Canad, it was processed in a justifiable manner. They are looking our application na hindi ano, not on the basis of any biases. Although right now, within the 6 months period po natin, there are still like another meeting that needs to be settled with a church. And we are going to disclose that a bit later, kung ano yung detalye na yon, and we are going to continue to pray. And another thing, we congratulate for another, ano yun, Brother Ibig, loading yung kanina? Ay! Loading yun, loading. Praise God. Yes, Pastor, po. Sa 21 Tuesday, lilipad sila papuntang UK. So, ako naman po sa US din ako, US. Saan ang US? Basta dyan lang. Next Tuesday, wala kami. Aha, okay. Praise the so Lord. Ano pong plano nyo? Tuloy pa rin tayo or move natin? Titingnan natin. Move natin. Dapat meron din tayo mag-attend galing sa UK o para naman correct. Talaga maging global. International. Oo, yes, diba? Global tayo. Titingnan natin. Mag-break din muna tayo para ano. Para pwede na mag-break muna tayo next week. Advance na ano, no? Advance. Kasi sa Pilipinas, may semestral break din. Basta pagbalik galing, ng UK, ha? Baka naman. Dapat may cornic. Correct. Pinapatagal ko lang ang exam kasi hindi tayo nag-aral, ano? So, tayo mahuma. Ang hirap. Sa totoo lang, paulit-ulit. Tayo ay mahuhusgahan ngayong gabi sa ating mga exam. I am handing over now the baton of leadership by way of examining us. Brother Ramil, yes or no na lang. Pwede, yes or no. Ano lang, short quiz lang. Okay. Short, 5 lang ha, lima na. Isang quiz sa isang chat. Sa isang chat. Game na. Ah, sige. Game na. Ay, may answer na. May answer. Letter B. Ay, no. Joseph. Pasko. Which tribe inherited si Joseph the land? Yun. Hala. Which tribe inherited the land? Hala, sa totoo lang, hindi ko makita yung buo. Which? Pwede pa sa live show ulit. Pwede pa slideshow ulit. Pa slideshow na lang daw. Yun, slideshow muna. Ayun, yun. Ganyan ko nakikita. Bakit lang blitan konti ma yung monitor? Baka 200% yan. Hindi naman, basta. Pwedeng gawing 75? Teka. Saan yun? Hindi ko. Sige, basahin na lang. Okay lang po. Teka. Yung sa setting, yung ano siya, monitor. Levi, hindi. Okay. Benjamin, okay, pwedeng ibalik mo ba, Dramil, tapos i-click mo yung word na slideshow talaga. Balik mo muna. Okay. Ayan, itong slideshow, yan. Sige daw. Okay, from the beginning. Sige nga.
Ah, ganun pa din. Okay lang, sige. Okay, Basahin na lang, basa. Pastor. Okay, okay. Which Oh, sige, tribe basa. inherited the land stretched from the Jordan to the sea? Letter D. The river to the sea? Letter D. Letter D yun eh. Letter D. Answer. Letter D. Joseph. Yung mga anak niya, no? Joseph. Joshua 16:1-4. Yun yung answer. Short quiz lang naman po. Okay po. Number two. Kanima lang daw yan. Was part of the inheritance of the tribe of Manasseh. Instead of driving them out, these people dwelt with the tribe of Manasseh. Canaanites. Canaanites. Yes, Canaanites. Okay. Canaanites, letter D. Canaanites. Canaanites. Sir? D. Letter D. Joshua 6:10. So, third question. Who in Manasseh's line had daughters to pass down an inheritance? Selophehad. Letter C, Selophehad. Bakit? Selophehad. Wala siyang anak na lalaki eh. Puro babae. Puro babae. Lima yung anak na babae, no? Nakadaming try din siya. Okay? Selophehad. So Joshua yes. 17:3. Huh? Explain po, Pastor. No, na, according to the written scripture, wala talaga siyang anak na ano na nalalaki. Kaya nga yung ano, naghingi sila ng inheritance. Pumunta correct. Sila kay Joshua. Kay Joshua. Pumunta sila kay Joshua and then sa priest at saka yung princess. Oo. They were given naman, di ba, Pastor? Equal oo, kasi lang. According to the law of Moses. Moses, yes. Dito natin nakikita na yung balance ng speaking of inheritance, no, yung correct. Pagbabalanse ng paghahati ng inheritance, ano siya, equal sharing talaga, no? Pero Pastor, kaya nga, yes, ibatin ko lang sa Muslim, it doesn't go like that. Sa Muslim, mm-hmm. ang inheritance will first go malaki to yung them. Malaki yung ano, yung panganay ng lalaki. Lalaki. Mm-hmm. Hindi sa babae. Tapos yung magiging kalahating portion paghahatian ng nanay at saka ng anak na babae. Kasi maybe sa ano sa kanilang belief, they have anticipated na marami itong asawa. Kaasawa to ng marami. Correct. Okay, meron pa palang ano, merong something na ibabatin lang natin, especially po sa may mga inheritance na mga lupain. Dapat ano, isi-secure na po natin yung tinatawag na judicial partition. Yung when we say judicial partition, yung lahat na makakatanggap ng inheritance ay kung pipirma sila doon sa, for example, sa isang lote na paghahati-hatian na nila, pipirma sila lahat doon sa hatian. We call it judicial partition. Mag-agree sila in a competent court na ito na yon, we agree, we concur. So dapat yun yung maabot na under the negotiation. Kasi ngayon, di ba, parang same with the conflict Esau and Jacob's descendants had. Even in our time right now, yung mga kamag-anak na natin. Yung partition na paghahati-hati ng party, yung linya, yes. Hindi, yung kunwari 100 square meter. Yes, yes. Yun yan. Yes, po. Ala, parang may 100 square meters or more than that. Kami, Pastor, ano, kami yeah. Po, gumawa kami ng ano, deed of partition. Okay. Yun, parang kasama yan dun sa ano, sa tawag na judicial partition. You kasi, are in agreement. Diba kasi itong bahay namin, tinubos namin ng dalawa kong kapatid. So, one-third sa kanya, one-third sa akin. Tapos yung one-third, yun na lang paghahatian namin, pitong magkakapatid. Paano hati-hatiin yung one-third? Sige nga. Yung one-third divided by 7. Oh, diba? Kasi ah, 88 dami, square meters divided by 3. So, the natural comes okay. To around 4 square meters per ano per person. Yun po yung deed of partition. Okay. Shall we go ahead?
Hanggang lima lang Next kasi ang question. tanong. Next question. Just buying some time. Okay. Israel did not drive out the Canaanites from the land they were given on multiple occasions. Ito wala po to sa ano. Okay. Joshua. Instead, they made the Canaanites their slaves. Yes, what tribute. What crimes did Israel transgress? So, dalawang choices. Dalawa. Ano yan? Do not make covenant with them? Okay. Let her tread down the sojourner. Okay. Let them not dwell in your land. Letter D, do not favor a poor man. So, meron siyang letter C. Di ko nakikita yung letter C sa letter D. Letter C, let them not dwell in your land. Letter D, okay. Do not favor a poor man. Ako, letter C, hindi naman siya sojourner eh, di ba? Hindi naman sila ano eh, ano talaga sila eh, kaaway sila eh. Hindi so, ano ako, yung letter... ano, yung siguro ano, covenant. Ano, de, what commands did Israel transgress? Oh, kaya pag nagawa siya ng covenant, oh. Di ba, Pastor, naalala mo, sino yung nag, ano, yung kay Joshua na nag, ano sila, nagbuhis nag, na ah, marumi. oh, nag, oh, di ba? Hindi ngayon disguising? Makapalag, correct. Hindi ngayon makapalag si Joshua kasi nakapagbigay na siya ng kanyang, ano, ng covenant kanyang and treaty, di ba? Correct, oo. Oh. Okay. Kaya ito, ako okay, letter A and C. Letter A ako. Letter A. Eh, sabi dalawa, multiple, Pastor. Opa. Ah, ano sabi? What commands? Ah, okay. Multiple, dalawang multiple. Sagot. Ako letter A and C. Hindi mo kasi makita. Okay. O, let C. Them not dwell in your land. Kasi yun naman, di ba? O kasi palalayasin sila dapat. No? Exact. Di pero, ba, sabi pero nga, hindi wag... nila pinaalis. Oo, tsaka sabi nga din, di ba, Lord, huwag kayong magtitira. Di ba? Ano yung letter? Ano yung letter D? Do not favor a poor man. Ah, okay. Parang wala letter naman A, yun. Letter A and C. A and C kami. Ikaw, Pep. Pastor, ayun din yes. Natin. Itry nyo pong pindutin yung control tapos minus yung nasa taas ng plus. Ah, sige. Para lumiit yung screen control. Mo. Buti lang, malami tayong ano, IT. Kandito. Tapos control. Minus po. Kung lilit. Hindi din. Hindi ako nag 80. Pero tinan ko ka sa 80. Baka sa inyo lang po kasi dahil sa amin. Ano eh. Oo, sa akin lang siguro. Okay lang po. Babinabasa naman. Okay lang. Okay, next. Ang sagot ay? A and C po. Oh, tama. Very good. Nakinig sa atin. Maganda ang gandang quiz na to. Oo nga. Wala sa ano, wala sa Joshua. At least na-analyze, di ba, Pastor? Kung baga sa review of the Exodus. Kaya nga, ano, nandito yung recall. Correct. Where did the tent of appointment dwell? Appointment? Ano, Shiloh? Katabi, Shiloh. Oo, oh, di ba? Diyan sila, di ba, nagtipon-tipon? Oo, sa Shiloh yun, Shiloh. Letter yes, B. Sa Shiloh, yes. Shiloh is... Yes. Yes. Joshua 18:1. I like it. I like it. Next. Ano yung pangalan na anak ni Angelina? So, the lands had been distributed. How many tribes had not letter gotten B. And take over their lands. Letter D. Kasi yung letter tatlo nakuha na nila eh. Oo. Seven. Letter D. D. Letter D. Letter D ba? Letter D. Ah, nabigyan na pala sila ano. Bakit daw? Why? Oo. Ano sabi? They are slack daw. Slack. Sabi dun sa Word of God. Na parang tamad. Answer? Letter D. O, di ba yung nagalit nga si Joshua? Kung gusto oo, niya, kaya, si, ano? Makad kayo nun at putulin niyo yung mga puno at linis. Hindi, ang sinabihan niya, ano, yung mga puno sa tribe ni Joseph kasi bakit isa lang daw ang ibinigay na they are so big. Sige, pumunta kayo doon sa Woody. Okay. Tapos,
Tapos if I may continue, diba, pagkatapos neto, sinabi ni Joshua na magpadala kayo ng 3 members each of the tribe. Oo, 3 of the tribe, yes. Ako, baka so kasama yan sa question. Second question. Hindi, sa susunod na question yan, Pastor. Which tribe did the lot fall within the land of the tribe of Judah? Simeon. Ay, si Simeon. Si Simeon. In fairness, sa pinakamalaki palang inheritance sa Judah. Si Judah, oo. Pero nasa gitna siya. Correct. Si Simeon. Letter A. Kanyon ni Mang Simeon. Yeah, si Simeon. Joshua 19:1. So, malapit na. Short lang. Ayan, nasa 19 na tayo. Ibig sabihin, no, malapit na. Okay. Why was part of Judah's land was given to the tribe of Simeon? Follow-up question. Ah. Siyempre, it was too big. It was too big. Yes, it was too big. Malaki nga. Letter B. Letter B. The answer is, yes, it's too big for the children of Joshua, of Judah. Yeah, Joshua 20 na tayo. Mm-hmm. Last which question. Tribes got Mount? Naku, ayan, huwag mo akong tatanong tungkol dyan. Which tribe Lot reached from Mount Carmel to Ramah. In Ramah. Ramah. Ano, pang ilan ito dun sa ano? Pang ilan ito dun sa 7? Sabi ko na eh. Kasi meron din ba yung first lot dito, second lot? Di ba Benjamin yun? Tapos after Benjamin, si ano ba yun? Si ako si Judah. Si Simeon. Tapos, kaya ano ko? Isakar ako. Isakar. Oo, isakar ako. Ayoko nung, hindi ko binigyan masyado ng ano yan eh. Kasi nga, the first lot went to the tribe of the second lot went from this one to this one. So, si Asher ako, si Asher. Letter B and letter C, answer is Asher. Yes! Wow, galing yung pastor. Kasi tinitingnan ko yung ano yung lot na ano, nahula lang ng hula. What was to be appointed in each tribe for the man who accidentally struck? Ito, letter C, cities of refuge. Refuge, correct. Tapos papangalanan yung tatlong cities of refuge. Correct. Joshua 20. Di pa natatapos si Ramil. Yon, when is the man able to return to his own home again? Ano, the death of the high priest. Ilang choice? Isa lang po. Tatlo po. Apat? Tatlo ang sagot? Tatlo lang, te. Ang sagot, isa lang. Isa? Isa lang. Kapag namatay, choices. No, I remember na pag namatay ang priest daw. Ako din yun, high priest. Oh, na nabasa ko. Yun ang ano ko, yung tatandaan. Pwede siyang bumalik pag patay na yung high priest. Oo, patay na yung high priest. Mm-mm. Bakit? Explain. Kasi wala na sigurong ano. So explain po, plus 5. Explain. Pabasa nga nung ano nung text na yan, Joshua chapter. Kasi bakit siya, bakit makaka-uwi na yung tao? Hindi kasi in the very first place, 'di ba, ang cities of refuge is being headed by a priest. So siguro yung ano, yung tagabukas ng gate, sa katagasara ng gate, si priest din. Hindi kasi pastor, nalito ako kasi yung question eh, when is the man able, connect pala to that, when is the man from the city of refuge able to return to his home again? Kaya kasi sabi ko, sino yung man na uuwi? Ano yung pala sa city of refuge? Oo, yung nakana sa loob. Ah, okay. Kasi siguro maghihintay siguro ng other appointment ng priest. Kasi nga parang wala na sigurong mag... Kasi diba, kapag nandoon siya sa ano, nandoon siya sa he's refuge. He's protected by the priest kapag, kasi. By the priest. So kung wala na ang priest, he has wala to protect na himself also. Kasi the man na seeking for his life, pwede siyang puntahan doon kasi correct, wala na security wala na guard. Oo. Kaya yung explanation galing yun. Din nabasa lang natin kasi na if a person talaga is interested to kill him because he also killed. Yes. In danger kasi siya kapag wala sa cities of refuge. Mm-mm.
Okay, next. Ah, wala na. Yun lang. Sabi ko sa'yo, umabot na tayo. Amen. Praise the Lord. Tayo ay, ako naman mag-share po at tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating may announcement yata sa TV. So, today is the continuation of our studies of buhay ni Joash. And papayaw po natin siyang ikunento the last time na siya po ay he started ruling at the age of 7 at siya po ay itinago for a period of 6 years ni Jehoshaiba siya po yung kumuha. And we came to understand na si Jehoshaiba pala ay asawa ni asawa pala nung isang ano ng priest. Okay, so we understand po na si Joash ay very young when he started ruling at the age of 7, and he was under the impression na siya po ay siya po yung inaalagaan po ng priest. If you remember, sino nga yung priest na nag-alaga sa kanya? Kala. Pangalan ng priest? Si Juhayda. Mm-hmm. Si Juhayda po yung priest na nag-alaga sa kanya. And we understand also na si Juhayda ay may asawang kapatid ni Athaliah na si Jehoisheba. So, sila po ay, siya po itinago. Kaya siya po ay, siya po ay na yung line of David they will continue to reign in ano po in Israel ay natuloy pa din. In this particular scenario, siya po ay naghari sa Southern Kingdom which is ano po, which is Judah. So I think we are here. Saan ba tayo nag-end during the time? Okay, I think we ended during the time when King Joash was presented at the temple, and he was anointed by the priest Jehoiada. And then the commotion during the time to which the people were so high spirited knowing na mayroong king na under the lineage ng kanyang tatay po na ay talagang natutuwa sila na mayroon palang lineage din na nananatili pa na under the lineage of David. And then because of the clamor, pumunta po si Queen Athaliah doon sa temple, and then ang sinabi niya po doon ay treason. However, Priest Jehoiada made the guard to make an oath to really protect the king because he was very young during that time and he needs to be protected. During the time kaya ang mga gwardiya po ay siya po ay pinoprotektahan. Sabi nga dito sa ating commentary, Queen Athaliah rushed to the temple crying treason. But Jehoiada's command, siya po ay inalis doon sa temple because she is not going to be killed there. Siya po ay pinatay doon sa malapit sa bahay sa king's house. So we are now here. We are here. Okay. Sister Jo, let's start with here. Ito na yung time na kung saan ay after the anointing, there is a recommitment of the people's commitment to the Lord and the king itself being anointed as king. And then the kingdom itself, which is the southern kingdom ang Judah. Tuloy natin. Jehoiada then made a covenant between the Lord and the king and people that they would be the Lord's people. Kanina po kanina po sinabi sa atin that the prohibition of the Lord is that they shouldn't be making a covenant with the Canaanites.
Canaanites, knowing that yes. they are idolatrous people. So, correct. Ang impression is that kapag divided ang ating commitment, ay maaring ma-poison ang ating kaisipan in some other ways. Kaya kailangan nating magiging careful. At ang text po niya ay matatagpuan sa 2 Kings 11:17. And Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and the people. In that sense po ay, since batang-bata pa talaga si Joash during the time, so kailangan niyang manumpa din in the presence of him to God and in the presence of the king and then the people to really look after the king and for his welfare. Okay, so yun yung kanyang commitment bilang priest. Kaya we cannot also question, I think before, that even in our country may mga priest na mga revolutionary leaders, they really fought for what they believe to be true, no? Sa mga convent makikita natin na high world kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nasa loob noon, di ba? But at some point kung in a good position man yon, we have to commend it. Similar with what Priest Jehoiada was doing. Pero if they are concealing something, like we understand po sa isang place sa Europe, to which very known po ang kanilang headquarters doon, may isang expose na marami po nabungo sa ilalim ng convent. And ang kanila pong finding is that mga bungo siya ng mga bata. So what can you say or what can you think of it? Ano yung assumption na masasabi yung natin? Yung mga nabuntis na ano. Yun nga yung ano. Mm-mm. Yun nga po yung mga confession ng mga maraming sisters na they left from the vocation because ito nga yung nangyari sa kanila. So but so much of that, it's a commitment between he made to God, expressed through his concern towards the king, to the service of the king and then the people. And the people then kailangan gumawa ng panunumpa that they are going to support the king. So parang tayong nanonood dito ng inauguration at kailangan natin mag-agree at pumalakpak. Mm-hmm. But by the way, I would like to commend the Philippine government. I think there is a mid-year bonus next week sa mga government employees sa atin. So masaya yan. Kasi equivalent sa 1 month salary. So that is... Sila lang, that Pastor. I know na kapag ang government nagbibigay ng bonus, mayroong revenue. May na-save. Kasi, for example, I think ang Emirates Group, Brother Ramil, they're going to be giving 20 weeks na bonus. Kasi mataas yung kanilang revenue. So, maganda ang kanilang fiscal management. Why I am bringing this on? Because si Jehoiada din, not just only very committed in protecting the king, he's also very good in financial management. Makikita natin yan in the latter part of the narrative. Tuloy natin, Sister Joan. The people tore down the temple of Baal. Watchmen were set over the Lord's temple. And at the age 7, Joash took the throne. Okay. One thing that we need to understand in here, si Athaliah have a hand of parang mixed worship kasi nga yung Judah in itself is the possession of the Lord in terms of worship, pero may mga templo ni Baal. Another thing is that kailangan may watchmen sa temple because previously ang laki na talaga ng damage na na-accumulate sa temple because of the attempts of Queen Athaliah to attack it, believing perhaps, this is an assumption, believing perhaps that she heard a rumor na mayroon pang anak ang hari na itinatago doon. Kaya marami talaga ang damage. No? And this time around, the people have that kind of clearer
a clearer decision to put watchmen to watch over was the temple itself. And so importantly, ginawa yan under the under the leadership of Jehoiada. At dito nga natin nakikita na age 7, imagine mo, I couldn't believe myself this time. I mean, the capability of a 7-year-old to lead. Kaya nandyan talaga si Jehoiada. Yun ang kanyang tinatawag na. Yun ang kanyang commitment. So ang text makikita natin sa 2 Kings chapter 11 verses 18 to 21. hindi natin siguro to isa-isahin, but there expressed how the people unanimously agreed to dismantle what has been established by Queen Atalaya and previously. Sabi dito sa verse 20, and all the people of the land rejoiced, and the city was in quiet, and they slew Atalaya, yung kung Queen Atalaya na pumalit, with a sword beside the king's house, malapit po sa house. And 7 years old was Jehoash or Joash when he began to reign. Tuloy natin, Sister John. Joash reigned in Jerusalem 40 years. He did what was right in the eyes of the Lord. All the years Jehoiada the priest instructed him. Okay. Ano yung negative description dito sa reign ni Joash? 40 years. Pero ano yung commentary? Ano nakalagay? Jehoiada the priest instructed him. Okay. So ibig sabihin, he did what was right only in the eyes of the Lord nung nabuhay lamang ang priest na si Jehoiada, tama? Correct. Okay. So anong nangyari after na namatay? Siya. Ayun. So malamang. May nangyayari, no? So yes. Sabi nga dito, he began to reign 7 years old was Joash when he began to reign, and then Okay. Now, isa-isahin muna natin. Anong nangyari? Sige, tuloy natin, Sister John. King Joash had various financial dealings, and his main achievement was making repairs of the temple. Okay. Mahalaga yan sa isang leader na meron siyang resources. Pero sa paanong paraan kaya niya ito nagawa? Ano kayang paraan dito na gawa niya? Okay. Isa-isahin natin kasi related ito ngayon sa church financial management. Kasi dati-dati naman kasi ay iisa lang naman ang namamahala sa templo at saka sa government. Kaya whatever lessons that we are going to be learning this time, although mayroon tayong tinatawag na political dito na aspeto, pero biblically, isa lang kasi namamahala nung financial aspect doon sa temple, ang government din. So, hindi natin inseparable. Ngayon kasi separate na siya. Okay. Now, ito yung announcement niya. Sabi niya, Joash said to the priest, all the money of the dedicated things that is brought into the house of the Lord, even the money of everyone that passes the account, the money that everyone is set and all the man that cometh into the house of the Lord, ang sabi niya po ay, let the priest take it to them, every man of his acquaintance, and let them repair the breaches of the house wheresoever any breach shall be found. So mayroong defect ang temple. At ang sabi dito na, yung mga nakukulektang man ay take notes doon. Take note po of the word, merong siyang sinabi na mayroong every man of his acquaintance. Ano yung sabihin nyo? Yung priest, okay, yung priest, may allotment pa din sila ng money. Okay, may allotment pa din ng money. Ibig sabihin, meron pa rin silang cost of living allowance. I mean, kung ano man yung allowance, mayroon sila natatanggap on a ano man yun, on a monthly basis man nilang natatanggap na yun, ano yun, constant nilang matatanggap na yun. Pero alongside with that, kailangan
kailangan mayroon pa din, mayroong allotted na time, mayroong allotted pa rin na amount para sa pag-repair ng temple. Okay. So, minsan kasi nakikita natin ngayon, di ba, parang ang nangyayari. For example, kapag may project ang church, minsan nagsasuffer yung allowances ng mga, for example, ng mga regular na pinasasahod ng church. Tama po tayo, parang ang nangyayari is that isa-sacrifice muna natin, iipitin muna natin ang something, mag-a-adjust tayo kasi kailangan magsasacrifice tayo dahil meron tayong project. Dito sa initiative ni Joash, hindi, kailangan, they still have to receive their acquaintance a payment, which is like the cost of living allowances na regular nilang tinatanggap, and then mayroon pa rin tayong dapat na allotment for the repairs of the temple. Okay, nag-gets natin ano. So hindi mo sa-sacrifice yung acquaintance payment or yung allowances ng ano ng mga priest. Now siguro magka-question tayo, saan tayo ngayon kukuha ng additional funding? So this is now the assignment of King Joash and then Priest Jehoiada to really encourage, kasi struggle ito dahil, for example, kung you are a regular retiter, kung ibinigay mo na naman yung rights mo, was yun na yun, di ba? Yun yung ating sinasabi. Pero ang role dito ni King Joash at saka po ni King Jehoiada, Priest Jehoiada, siya talaga nag-express and nag-encourage dun sa congregation to give more. Okay. Now, ano na-observe niyo sa verse 6? Okay, tandaan natin, nag-umpisa siyang naghati at the age of 7, tama? Yes, yes. At the age of 7. So ibig sabihin, at the start of his reign, ang instruction niya as expressed to through Jehoiada ay i-repair na ang temple, mag-alak na ng payment, o nag-alak na ng amount. Pero anong nangyari? Sige daw. Hindi na-repair. Hindi na-repair. So yes. ano kaya sa palagay natin, bakit hindi kaya na-repair? Malamang inuna ng mga presyo kanilang mga ano at walang natira. Oo, most likely ano, or wala marahil na encourage na mag-spare ng additional amount for that purpose. Correct. Tama nga naman kasi hindi mo naman pwedeng for example, pampagatas ng mga anak ng pare, di ba? Yung kanilang requirement. Kasi yun na talaga ang allotment na para sa kanila di ba? So, hindi, kung nakikita natin dito, lumipas mo na ang ilang taon? Ika 23 years. Ibig sabihin, that time, 30 years old na siya. Yes. 30 years old na siya. Tapos, anong ginawa niya from day 1 to day 20, to year 23rd? Di ba? Yun ang instruction na. Ibig sabihin, yung advice na ibinigay ni Jehoiada, I think King Joash himself, he's not so truthful about it. Na parang hindi niya napangatawanan. Oo, na ano ba ang gagawin natin? Ano ba dapat ang strategy natin? Okay? So ito na yung nangyari, which is one thing na medyo maganda niyang parang bawi. No? Pero it took him 23 years to do that, to realize. Okay. Okay, ano nangyari dyan sa verse 7? Tinanggal niya yung ano. Wala na rin makakatanggap ng pera. Mm-hmm. Sige daw, okay. Which is very drastic. No? Correct. Which is very nagalit. Drastic na nagalit siya. Pero anong ginawa ni Jehoiada? He is good in financial advisor. Anong ginawa niya? Sabi naman ng pari, nagalit na parang natakot sila, no? Sabi naman, anong ginawa? The priest to receive no more money of the people, need there to repair the breaches. So mang-ayon sila, pero anong sinabi ni Jehoiada? But Jehoiada took a chest and bore the whole with the lid of it and set it beside the altar on the right side as one cometh into the house of the Lord. And the priest that kept the door put therein all the money that was brought into the house of the Lord.
Ah, nag-ano siya, nag-fundraising siya, no? Correct. Nag-fundraising siya, gumawa siya ng parang butas, chest ito. Tapos doon niya pinalalagay yung ano, yung mga bagay-bagay na nauupol sa temple. So yung proposal ni Joash na yung mga presidente na makakatanggap ng acquaintance, hindi yun sinag-ayunan ni Priest Chihuahua. Gumawa siya Pastor, ng question. Yes Pastor, po. Question. So, ibig sabihin, nung ginawa to ni Jehoiada, knowingly he knows na may mga pera yung mga priest. Yes. May, pero ang priest, for their acquaintance, yung tinatanggap nila, yung budget. May mga budget sila. Oo, pero yung ano kasi, yung chest na ito, intended, ito parang special offering, intended for the temple. Oo. Hindi yata ito na-enforce kasi during the 20 years period na nag-order si King Joash to repair the temple. Hindi na ito magawa. Kaya, ayan, ito na si, pumasok na si Jehoiada, no? So, nagkaroon ng special offering. Tapos, another thing pa dito na nakikita natin is that yung wala ng bidding na nangyari. Ang sabi ng sa instruction, nung na-collect na lang yung money, ibigay mo na yan sa katagagawa. Correct. O, anong sinasabi? Anong sabi doon? And it is so. When they saw that there was money in the chest that the king scribe in the high priest came up. Ibig sabihin po ay nagbigay mo na sila na parang pasampol na, oh, okay, magbigay tayo ng doon sa chest and then pa-example and then the people also came and then they give. Ano nangyari? That the king scribe and the high priest came up and they put in bags and told the money that was found in the house of the Lord. Kasi nagkaroon, okay? And they gave the money, being told, into the hands of them that did the work. So directly nilang ibinigay doon sa tagagawa that had the oversight of the house of the Lord. And they laid it out to the carpenters and builders that wrought upon the house of the Lord. Direct na hindi na pinadaan sa anumang partido. Okay? Sino pa? To the masons, to the hewers of stones, and to buy timber and huge stone to repair the breaches of the house of the Lord, and for all that was laid out for the house to repair it. Tapos, another thing pa, meron pang sinabi nito, COVID, there were not made for the house of the Lord. Bows of silver, may nagdadala din, na-encourage ang maraming tao. Snuffers and basins, trumpets, any vessels of gold or vessels of silver, of the money that was brought into the house of the Lord. Aside from the money, meron pang dinadalang mga vessels ginaginamit. And then, but they gave that to the workmen and repaired therewith the house of the Lord. And then, okay, take note of this, verse 15, may audit na ginawa. May audit na ginawa doon sa pinagawa sa temple. Wala, Pastor. Wala, no? Faithfully, bakit? Bakit? Oo. They do it. Dealt faithfully. Oo. Pero sa time natin, ino-audit kasi natin, no? Ay, maski naman yung COA naman, mali din mag-audit. Sabi nga ni, ano, ni Congressman Marcoleta, ang problema kasi dito sa audit sa Pilipinas, sa COA, i-audit mo yung building pag nakatayo na. Dapat, i-audit mo pa lang yan habang kinoconstruct. Kaya minsan, nakatayo na raw yung building, alam nila na overpriced o mali yung ginamit na ano. So, yun. Eh, dito, walang... At saka, nag-audit. Nag-audit, ano, namatay na yung ano recipient. Correct. I-audit pa, paano pa maging accountable. Diba? So, there is something wrong in our, in auditing, oo, no? Sa sistema, oo. Sa sistema, dapat on process, dapat. Correct. Yung kagaya ng pag ano natin, paglilista ng mga expenses natin, meron, napaka-basic naman ng mga bagay na iyan na dapat may audit. Pero dito na, na-amaze lang ako at the kind of leadership. I know this time ay
ang nag-encourage kasi nito si priest, eh, si priest Jehovah. And then yung accountability, nakita niya na, ah, yung ibinibigay natin, nito natin money, dinaretso doon sa mga workmen, and then talagang matibay yung pagkagawa. I mean, nakikita nila yung output ng pinagagawa. Kaya, sabi dito, they reckon not with the men into whose hand they deliver the money to be bestowed on workmen for the deal faithfully. Okay. Somehow, Pastor, yes. I can understand now kung ano yung ibig sabihin, the separation of state and of the church. Kasi dito pa lang kay Jehoiada, makikita mo na yung power niya over the king, no? Na kahit maliit, kahit naman lumaki na si Joash, pero yung kanyang, yung kanyang salita is still, it commands, di ba? Kasi si Jehoiada serves really as the guardian of Joash. In the very first place. Kasi di ba namatay na yung dad, tatay niya. Siya nagtago. So siya yung naging guardian. Okay. So yun po yung, sorry, nasaan na tayo? It's okay. The trespass money or the sin offering, I mean mga vow offering, sin money was not brought into the house of the Lord. It was the priest. So ito yung tinitake note natin. Yung mga offering na intended na ibibigay para sa priest, na ibibigay pa din. Pero yung special offering na intended for the repairs of the temple, na nabigay pa din. So ibig sabihin, through the leadership as initiated by Priest Jehoiada, the acquaintance payment of the priest continued. Correct. Along with, hindi na sa sacrifice yun. Kasi, naintindihan nung nag-attend, naintindihan ng mga constituents na ang money na ito, trespass money, sin offering, ito'y para sa priest. Yung mga ibang offering, para sa temple. So they are both encouraged. So yung proposal ni King Joash na hindi bibigyan yung mga priest kasi hindi naman ginawa, hindi po pwede kasi in the very first place, wala kasi money allotment within the first 23 years of his reign because hindi nga na-translate yung kanyang order into something that is tangible na magkaroon ng pera. Okay. So we are learning something from this kind of leadership. Okay. Now, ano pang ginawa niya? Patay. Ito yung fall niya. Nakipag-connive siya. Okay. Pastor, patay na yan yung priest. Patay na si priest dito. Oo. Oo. So, dapat kaya dito, kaya however, in the later part of his reign, he used a monetary gift as a bribe to dissuade King Hazael of Aram, Syria, from attacking Jerusalem. Kasi during this time, di ba may north and south kingdom, no, Pastor? Ano na siya? Existing na yung Northern Kingdom. Southern existing Kingdom pa siya. Southern Kingdom na siya. So ito yung downfall niya. Although kasi siya yung hari during the time, parang ang honor kasi to have accomplished the repair of the temple. Of course, kung sino yung hari during the time, sa kanya talaga makredit. Parang sa ating time, magtatanong tayo, kayo ng administration ba na ipatayo ang ganitong establishment? So parang ang honor napunta doon sa hari kasi siya naman ang administrator, siya naman ang king, without knowing that there are so many people involved to accomplishing such a thing. So ito yung downfall na sa side ni Joash, na matay na si Jehoiada during the time. So ayan, sila po ay kakalaban, sila po ay i-invade ni King Hazael at siya gusto niyang i-bribe si King Hazael para hindi na sila puntahan. So anong nangyari? And Jehoash king Judah took all the hallowed things, precious things that Jehoshaphat, Jehoram, and Ahaziah his fathers, sabihin po yung tatay niya si Isaiah, si lolo niya si Jehoram, yung great grandfather niya si Jehoshaphat, they have gathered all these treasured possessions sa temple, pero ginamit niya para pang-bribe.
Ang kwento pala kasi nito is that prior to this encounter, meron ng another earlier war na kung saan si King Joash was heavily wounded. And because of that, he was so afraid. Instead of calling, asking God for help, nagtiwala siya sa treasure. Because of this treasure, pwede akong maligtas. Punta natin si Sister Faye. Let's go now to tragedy in the life of King Joash. The tragedy of King Joash of Judah is that after his mentor and guardian, Jehoiada, died, he began listening to wicked advisors. Joash revived Baal and Asherah poles in Judah. Yun po yung nangyari. So, naalala po natin in our earlier commentary, he only walked right in the eyes of the Lord all the life of priest Jehoiada. Pero nung namatay siya, anong sinasabi? Pinakinggan niya yung mga prinsipe na nasa Judah. Yes. Tapos, yung parang ang kapag obeisance to the king, parang ginagalang siya, yung gumagalang sa kanya. Naalala niyo po yung sinasabi ni the late Senator Miriam Defensor Santiago before that. Sabi niya, I was actually waiting to die in bed because sinabi niya na being a senator, mas mahirap pa nga ang trabaho ng senador kasi kakalabanin mo lahat na senador. Samantalang kung presidente ka, ang dami nag-aliluya sa kanya. Ang dami nag-aliluya sa kanya. So, I believe so. Itong mga princess nito, nag-aliluya to sa king. Yes. No? Kaya, oh. And then, kaya pinakinggan niya yung mga princess. And then sabi niya, and they left the house of the Lord, the God of their fathers, and served groves and idols. And wrath came upon Judah and Jerusalem for their trespass. 19. Okay. Now, sinabi natin dati na if a king is committing sin, si Lord naman, ang kanyang pagtutuwid ay progressive. Recently, may mga warnings. Kaya yes. Dito, pinadala niya ang kanyang mga prophet. So this time, pinadala niya ang kanyang prophet. Let's go to Sister Faye again. God sent prophets to warn Joash, but he did not listen to them. Finally, the prophet Zechariah, son of the priest Jehoiada, brought God's word to Joash, but the king callously ordered the son of his old friend, mentor, and guardian to be stoned to death. Grabe ano. Masyado, masaklap yung kanyang ginawa. Kaya nga sabi dito, callously ordered the son of his old friend, guardian. Sabi dito, yet he sent prophets to them to bring them again unto the Lord, and he testified against them that they would not give an ear. Si Zechariah nga pumunta doon, and then sabi nga dito si Joash, nakikinig sa kanyang mga princess. Kaya nga po ay nagkaisa yung mga princess, napatayin si Zechariah na anak ni Jehoiada, and he was stoned under the approval of King Joash. Sabi niya, sabi sa verse 21, and they conspired, ito yung mga princess, against him and stoned him with stones at the commandment of the king in the court of the house of kakalungkot ang balitang ito. So thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him, but slew his son. And when he died, ano pang ginawa niya? Ano sinabi niya? That he said, the Lord look upon it and require it. Okay, misuse of words na not because he's king and ang kanyang statement is being addressed with finality. Hindi wrongful use siya ng statement. Tuloy natin, Sister Fe. Joash's reign did not end peacefully. His officials conspired against him and assassinated him at Bet-Milio on the road down to Silim. Ay, parang
parang baka Sela dito, Petron din ba ito, Sister Jo? Parang ano lang din na. Si Sela. Oo. Parang sounds like lang naman, di ba? So, yun nga talaga ang nangyayari is that because of his unfaithfulness, God put a judgment on him. Kaya nga, he died in assassination. Parang tayo ngayon, masashock talaga tayo doon sa mga pangyayari sa Bible na makikita lang kasi natin ang assassination sa mga pelikula lang this time. Political. Sa Bible o sa political. Dito may assassination din. Okay? And after him, si ang kanyang anak na si Amasaya ang nag-over. Okay? So, mayroon namang another Joash in Israel sa Northern Kingdom. So that's another lesson. Now, let us go to the lessons we have to learn from the life of King Joash in dealing with mistakes and how he should have been living his life. naalala ko pa pala before, may assignment po tayo, I believe so, ng mga second chances, right? I believe na how the Lord preserved our life and yes. And paano din niya tayo pre-reserve yung mga near-death experience. Yung mga near-death experience na tayo before tayo mag-proceed. Ano lang naman ito? 10 minutes. May mga near-death experience ba tayo that you wanted to share? Hi, Sister Bode. Ako po ay may near-death experience po ako when I was still like 11 years old sa bahay ng lola ko. Hindi na po ako nagsisimba that time kasi nakulula ako. So, they are Catholics. Sa bundok naman, wala namang regular service kasi. Ang Christian church doon meron. Kaya lang, wala na nga ako sa custody ng tatay ko. So, I'm no longer attending church. Pero I know that whenever there are like problems, I have to call the name of Jesus. I think that's the first time that's the second time that I was spared from a near-death experience. Yung ano, yung meron kasi kaming barrel na puno ng tubig and then sa gilid noon nakasemento siya. Over time, yung semento madulas. So I was so curious. Yung height ko, parang sing taas lang din ng barilis. Tiningnan ko siya. Dumapit ako dun sa imbudo ng barilis. So, nadulas ako kaya yung ulo ko nailalim talaga. So, yung paa ko nasa itaas, yung kamay ko nasa ilalim. So, sa ilalim, langoy lang ako ng langoy. And then, I can't move na kasi nga, maliit lang naman ang barilis, di ba? You cannot move. So, I was swimming like this, parang nasa pool. And then, nag-pray na ako because I was already afraid because that's already in the point of dying kasi kung wala man magre-rescue sa iyo doon. Ang ginawa sa akin, habang ako'y nakaganon, nag-pray na ako na, Jesus, help me. And then, anong ginawa ni Lord noon? Yung kamay ko na nakalangoy na ganon, finold niya sa front. Okay, pinaganyan niya yung kamay ko tapos sinabi niya, may instruction na iganon mo yung kamay mo sa mataas. And true enough, nabalik ako sa taas. Nakabalik ako. Although, yung paa ko dapat hindi mag-cash siya. Pero, in a miraculous way, I was saved. And I remember it was the Lord Jesus who instruct or who took my hands and folded it like this way and then guided me to have a pointed direction towards the surface para mabalik akong nakatayo dun sa baril. So, that was frightening. And dahil dyan ay napagalitan ang buong kapatid ng nanay ko. Dahil pinabayaan nila ako. Sabi nung galing. Pinabayaan nila ako. Do you have near-death experience before we are going to proceed?
Sa akin naman kasi, Pastor, ano eh, although you attribute all of those things na talagang sinave ka ni Lord, kasi ako, labas-masok sa ospital, and sabi ko nga sa mga doktor, inuunti-unti niyo ako, tinanggal niyo yung appendix ko, tinanggal niyo yung ovary ko, tinanggal niyo yung matres ko, tapos tinanggal niyo yung, kumbaga sa ano yung, nangyari, yung mga ganung nangyari is, at saka yung last is, ano, yung kamuti kang babangga. If you remember right, si Dr. the pep niya sa Beit Aldine, yung optical chef nila, Evelyn, na dumiretso yung sasakyan na nabasag yung ano, nabasag yung salamin. I was just about to cross. Hindi ko maintindihan kung bakit tumigil ako. Tama-tama yung kotse, natapakan niya yung accelerator. Talagang dumiretso siya. Kaya nagulat ako, eh, papunta ako sa service noon. Pero, ano, kumbaga sana all those things, hindi naman near death, Pastor, pero all those things, you know, na, ano, the Lord God is ano protecting you. Now, ang kwento kasi ni Joash ay near death experience na yun, kasi may order na talaga to kill the entire royal family, na spare lang yung buhay niya. So siguro yung iba titingnan natin siguro pa the next si Joash time kasi, yes, ano, because he's too young, it did not ano siguro kasi bata pa siya, kaya nung nag pinatay yung lahat ng kamag-anak niya at siya tinago ni Jehoiada, it did not dawn on him na he was preserved for a reason. Kasi bata for a reason. Dapat in-explain sa kanya yun. Kasalanan din siguro ni Jehoiada, hindi masyadong na-explain. Oo. Tsaka ano, nagtataka lang ako nung yung si sino yung prophet na anak ni Jehoiada, si ano? Zechariah. Si Zechariah. Parang makikita mo yung relationship nilang dalawa ni King Joash na parang ano, parang walang ano, walang bearing, parang no? Walang bearing. Oo, walang bearing, di ba? So, siguro, ugali talaga ni Joash yun. Dahil, sino mo naman, anak ng mentor mo, anak na nagtanggol sa'yo at nagtugtog sa'yo. Oh, di ba, believing na perhaps, parang they are of the same age, I believe. Yes, exactly. No? Almost the same age. Oh. And then they must have grown together, no? Mm-mm. So ang daming ano, ang daming revelation. Speculation na. Let's go now to Brother Ibig. Yes, so disobedience cannot be corrected without personal devotions to God. 2 Kings 12. So this is about Joash, no, na yeah. Na nangyari kasi nag-obey siya. Nag-obey po siya during the time of the life of ano lang ni Jehoiada, and then after that nag-disobey na siya. So in relation to our time right now, na kapag wala talagang personal na devotion, correct, hindi talaga matutupad yung ano, yung pag-ugali na disobedient time, no? So any addition, Brother Ibig? Well, totoo naman to, Pastor. How can paano nga mangyayari 'yon kung wala kang personal devotion? Kung hindi ka mismo talaga, wala kang yung prayer time mo, wala sa Panginoon, yung Bible reading mo, talagang wala doon. Hindi ka talaga makukorek kasi well, unang-una makikita mo yung deeper understanding kung lalaliman natin. Pastor, balik ka nga dun sa ano ba yung devotions. Disobedience. Hindi mo malalamang disobedience siya eh. Unless you're not really a Christian. Yeah. Unless you're not really a follower of Christ or surrendered your life to Christ. As a Christians, yes, we still disobey. We still sin, di ba? Pero yung corrections, hindi mo siya yung conviction, yung correction, mangyayari lang 'yon kung talagang meron kang relasyon sa Panginoon. Kasi ikaw mismo hindi mo malalaman na disobedience 'yon unless yeah, talaga devoted ka kay Lord. Oo, 'di ba? Malalaman mo lang na disobedience 'yon kung talagang may relasyon ka, and then may conviction ka dahil
alam naman natin, sabi nga ng Panginoon, whatever God started in us, He will finish it. So that's the one way of God finishing it, na talagang hindi niya i-allow na mangyari, na magpatuloy tayo doon sa kung ano man yung kasalanan na ginagawa natin, yung disobedience na ginagawa natin. So talagang i-convict tayo ng Panginoon. Sabi nga, di ba? Lahat gagamitin ng Panginoon para ibalik sa kanya, para muli yes. kanya ibalik. Correct. Kahit na sabihin natin na may ako, I have experienced it. Yung testimony lang, yung hindi man near death, pero yung mga minsan kaya inaalaw ng Panginoon yung sakit natin dahil para na rin sa malaman natin na sumusobra ka na, 'di ba? O mali ang ginagawa mo. And then pagka nakita mo yung healing ng Panginoon, doon mo makikita na talagang alam mo yung ang sarap ng feeling na nakita mo pinalo ka ng Panginoon. Ibig sabihin mahal ka ng Panginoon. Doon mo makikita na talagang alam mo hindi niya hinayaan magpatuloy ka doon sa mali mo. Doon mo ma-experience. Ako may mga ganung experiences ako na talagang nakita ko kung paano ko pinalo ng Panginoon. Masakit, masakit. Kaya lang talagang makikita mo. After that, makikita mo na, Lord, salamat. Salamat. Magpapasalamat ka na lang din talaga at magpupuri ka sa kanya dahil ginawa niya 'yon hindi para i-correct ka. Ginawa niya 'yon para yung magkaroon ka ng patuloy na relasyon sa kanya, talagang malaman mo na mahal ka ng Panginoon. Gusto ko lang idagdag dito. So, kung yung disobedience mo cannot be corrected, sorry, because somehow talagang wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Pastor, kung sa tingin mo hindi ka pinapalo. Yes po. Pastor, siguro po itong kay Joash, nakaba nagsasalita si Evie, kung sabi niya relasyon. I think itong nangyari kay Joash kasi si Jehoiada, 'di ba sabi nga mentor, most of the time siya yung nag-aaral. Ang isa siguro sa nakalimutan ni Jehoiada na habang lumalaki si Joash is yung devotion niya sa Panginoon. Yung paniniwala niya sa Panginoon. Kasi ang dali niya, nung namatay si Jehoiada, bigla siyang turn around eh. Kung baga sana yung foundation. Kung titignan natin yung relasyon ni Joash, kung ikukumpara sa sitwasyon natin ngayon, parang yung mga magulang natin ay Christian. So ang tingin natin Christian natin tayo. Yes, tama. Thank you for bringing this up. Natin ay Christian, so sa tingin natin Christian din tayo. Kaya lang nung nawala yung guidance, nung nawala yung mga magulang, yun, bumalik yung talagang yung wala doon talaga yung puso natin. 'Di ba? Minsan kasi akala nila dahil you brought up in a Christian family, may relasyon ka na sa Panginoon o saved ka na, which is not true. That's the always assumption, no? Yes. Oo. Oo. Kaya siguro ganun kadali kaya imposible. How many years naging guidance siya ni Joe? Pero nag-turn around. Kasi nga yung pundasyon nga sa Panginoon, yung sabi nga dito, devotion sa Panginoon. Devotion. Wala siyang personal kasi, na relasyon eh. Wala siya, oo. Kasi sabi gusto niya, okay, repair lang, di ba? Nandun yung advice. Ganon din yes, sa atin. Pastor. Kung you are Christian, sa tingin mo you're a Christian because your father and mother are Christians, it's not. It's not true. Ito nga yung nakakalungkot, di ba? Parang tayo, we already have that kind of assumption I am getting from Brother Ibig that since you've grown up in a Christian home or in a Christian family, may assumption ka na na parang nadamay ka na din sa kanilang pagiging Christian. Pero that's only like the avenue being provided to you by the Lord. Kailangan talaga ikaw mag-respond in faith na may conviction ka. So, itong pagiging devotion mo sa Lord, yung pagiging devoted mo kay Lord, that is already like ikaw yun, action mo yun as a response to the grace of God. So, dapat in response to Him, maging devoted ka, magkaroon ka ng talagang personal na conviction kasi without it,
malulungkot nga tayo, di ba? Parang tayo siguro sa mga parents ngayon na may mga anak na hindi na nagsisimba o may mga anak na hindi na nakakasama sa church, para tayong nagtataka na, ah, kasama ko na ito dati, ah, nagsisimba to tuwing ako. Pero like, on the latter part, hindi na. So what is something na lacking? Yung response na kung saan ay pagiging devoted talaga kay Lord. Naging interesting talaga ako dito, kaya nga I decided to chop up this lesson kasi it will impact us in our time right now, kasi may mga pamangkin tayo, may mga anak tayo, may mga kamag-anak tayo. Although advantage yon on our part, kasi nga, di ba, mas yung magulang mo is Christian, yung pangaral sa iyo is parang biblical oriented, yung mga salita na ibigay sa iyo, pero ibig sabihin ikaw pa rin yon, dapat meron ka pa ring sarili. Dapat you will actually you will meet God personally, you will have God personally. You are right. Kagaya ni Moses, di ba, hindi mo siya nagiging believer agad-agad, ang daming process na pinagdaanan niya, and especially nung kanyang ano, di ba, paano ba siya kinonvince ni God na pumunta ng Egypt? Ang daming encounter, di ba, ang laki ng reklamo. Okay. Encountered God personally. Kasi minsan ang nangyayari, yung faith mo, because of your parents' faith lang. No? Hindi mo talaga na-encounter ang Panginoon. Eh, dapat may personal ka na testimony. Kasi personally. Kaya nga siguro dito si Jehoiada, kasi naging mentor siya in running the kingdom. Pero yung nakalimutan ni Jehoiada, yung foundation ni Joash towards God. So yun na siguro, kaya ang daling nawindang niya ano nung nawala siya. Sisihin din natin si Jehoiada. Ano, nakawala sa corona. Eh, di ba, pastor? Kahit naman sa church, di ba? Ano po? Si Brother Ramil, may sinasabi? Ano daw? Ano po? Administrator, tama nga. Correct. Pero hindi siya yung nag-build ng... Nag-build ng ano? Ng kanyang... Oo, hindi siya minold. Kaya nakita mo, naging ano, ang bilis na nawala ni Joha sa ano, sa... Kasi nung nawala si Jehoiada, nabundang na siya. Ibig sabihin yung kanyang stand or ano sa Panginoon is talagang wala in the first place. Nakita mo naman, di ba, pastor? Paggawa lang yung temple. Pero walang sinabi doon sa Bible na yung kung bakit niya kailangan ipagawa yung temple. Pero ang sinabi lang is paggawa yung temple. Pero normally, di ba, sa Bible sinasabi, because he loved the Lord, di ba? Kumbaga sa ano, yung wala yung ano eh, wala yung personal attachment niya sa Panginoon. In order lang ngayon kasi dinictate ni ano ni Jehoiada. Oh, yun na nga. Administration. Possible na hindi rin masyadong nakalinga, o kaya naikwento ni Jehoiada yung talagang ginawa ng Panginoon sa mga Israel. Baka talaga na busy na siya siguro sa kingdom. Oo. Gawin mo to, ito tama. Ano, tama. Pero wala talagang guidance. Hindi, pero ano, seriously, pastor, kayong mga pastor, kayong mga elders, sabi nga sa Bible, di ba, yung pag nurture nyo sa mga sheep, sa inyong mga kinasasakupan, you have to understand na yan ay pinagbayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo. So you have to be careful. Yan yung sinasabi siguro din na kayong mga leader o kayong mga pastor, be very careful, kasi yung mga pinapastol nyo, Jesus Christ died for shed his blood for all kaya these. Kaya nga ngayon, 'di ba? Kung titingnan natin, ang bilang ng mga member ng JCM nag-shrink talaga siya. Kasi nga, the Lord wants us to go back to a qualitative form of service na not quantitative. Kilala mo yung mga member mo. Exactly. Oh, kilala mo yung mga bawat isa. Correct. I don't go for the numbers. I go kaysa, for the quality. Kaysa ang dami pero hindi magkakilanlan. Di ba? Parang yun. Ayan. May so number 2 yung... pa nito, pastor? O number 1 lang yun? Mayroon pa kaya alas 10 na po at wala na pong bus. May pasok bus. Ka bukas. Wala na pong bus. Kaya...
Very excited. Actually, nung nag-aaral ako, sabi ko, siguro magdalawang session ito kasi because of this. Kasi very impactful siya sa atin at this time. So let's end here and I ask Brother Ramil. Sorry, Brother Ramil at saka Sister Baden, hindi na po kayo na pag na nabasa yung mga assignment niyo. But we'll have a round robin again, parang basketball lang the next hindi time. Hindi po, kasi susunod silang dalawa lang. Oh, kasi we have children right now na lumaki sa church. So, very relevant po ito sa atin. Okay, Brother Ramil, to close us in prayer. Ano daw yung assignment, sabi ni Baden? Ah, ito yung ano, oh, ito yun, no? Pero tapos na yung number 2 at saka some already had shared. So, let's go now to closing prayer na and then ituloy na lang po natin yung party next. Thank you po. Amen. Panginoon, marami po salamat muli sa gabi na to, Lord, na kami inyong ginabayan, Panginoon. Pinaliwanagan, Panginoon, na aming isipan, Panginoon, sa iyong pag-aaral ng iyong salita. And Lord, dalangin po namin sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ingatan niyo po ang bawat sa aming Panginoon. Ipanambalik niyo na, Panginoon, ang aming mga kalakasan, Lord, para sa kinabukasan, Panginoon. Magkaroon kami ng strength, Lord, para sa the next day, Panginoon. Lord, Lord si Pastor June, and hinihiling namin na pagpalain mo siya, Lord. Lahat ng kanyang ministry, Panginoon, ay i-bless mo, Panginoon, Lord. Prosper mo, Panginoon. Yes. Bawat gawa niya, Panginoon, na yung lahat po, Panginoon, ng kanyang Bible studies, lahat ng kanyang mga ministries, Panginoon, ay maging fruitful, Panginoon, sa tulong ng inyong Espiritu. Lord, dalangin din namin, Lord, ang pagpapala mo sa kanya, sa kanyang work, sa kanyang pagbiyahe, papunta roon, at pabalik sa kanyang bahay, Panginoon, Lord, ang inyong pag-iingat sa kanya, Panginoon. Gayun din, Lord, sa kanyang kalusugan, ay tinataas din namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Gayun din, Lord, ang bawat sa amin, Panginoon, si Ate Josie, ay pagpalain mo rin, Panginoon, sa kanyang kalusugan din, Panginoon, Lord, pinataas din namin sa inyo. Bawat sa amin, Panginoon, sila Kuya Ibig, sila Sister Fe, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon, next week, Panginoon, Lord, purihin ka, Panginoon, sa iyong blessing, Panginoon, na makapag-travel po sila, Panginoon, Lord. Salamat po, Lord, sa inyo namin binabalik ang kapurihan, Panginoon, dahil sa inyong faithfulness, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Gayun din, Lord, ang kanilang desire sa puso, Panginoon, ang magkaroon din, Lord, ng anak, Panginoon. I-prepare mo sila, Panginoon, physically, yes, at spiritually rin, Panginoon, Lord. And lahat, Panginoon, ay iayon mo, Panginoon, sa iyong, Panginoon, Lord, ang kanilang desire, Panginoon, ang kanilang panalangin, ang minimity, Lord, na pagpalain mo sila ng anak, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, Lord, dinudulog namin po ito sa inyo, Panginoon. Lord, gayon din kami nila, Badet, sa aming pagbiyahe, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, ang pag-iingat mo sa araw-araw. At gayon din, Lord, sa aming mga anak na gabayan mo rin po sila habang kami malayo sa atin. Lord, muli, pinapasalamatan ka namin sa successful, Lord, na Bible study, Lord, na pag-aaral, Lord, ng inyong salita, Panginoon. Lord. Tunay nga, Panginoon, napaka-buti mo, napaka-faithful mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, naway ang lahat ng aming pag-aralan, Lord, ay may-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, Lord. At ang kaluwalhatian mo, Lord, ay makita, Lord, sa aming pamumuhay, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng kapurihan, kaluwalhatian, Lord, ay sa inyo lang namin po maingat na binabalik, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So next week, wala muna tayo kasi may magpapa
UK. Okay, pupuntang UK, US. US. Ako naman, UEE. UE. Isa UM. Ayan, pa-picture. Pa-picture na po tayo. Sa susunod daw si ano si Badet lahat magsasalita. 1, 2, 3. Hindi ako nag-order ngayon kasi galing ka lang kagaling ko ng Bible study ng dinner kay na pastor mong malapit lang din dito. Kaya okay lang, di mo lang ako pina-address. Good morning okay. Everybody. Good morning. God bless. God bless. Thank you, pastor. Trip po. Thank you. Hey, happy trip. Bekeneme, pagbalik, ha? May cornic. God bless po. Basta ako may tatak lang na harods, okay na ako, pastor. Pero yung cornic, ang spelling K. Oo. Ito. Bye. Ah, na-share ko na yung link, ha? Kung mag-exam. Okay, sige po. Ito. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you.